Hey guys, it's me Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So today's video guys is walang masyadong ganap. Yes, walang masyadong ganap guys kasi sobrang lamig ng panahon guys. Hindi ko gusto, alam mo ba yung tawag na yun? Ayoko ng malamig na panahon, ayoko ng malamig na weather guys. Gusto ko yung weather parang ano lang siya, may half, kalahati mainit tapos kalahati malamig. Pero yung talaga sobrang lamig na talaga guys, ayoko talaga ganun yung kamay ko kaninong umaga sobrang lamig. Tapos naka medyas tayo matulog paggabi guys kasi sobrang lamig. So naka ganito ako guys. So, magagawa tayo ngayon ng ano, ng ganito. Parang ganito siya guys. So, magagawa tayo ng ano. Parang siyang jellies. Wala lang akong magawa ngayon dito sa bahay kasi tamad ako. Tamad akong nilalang. So, yun lang. Gagawin natin. Papainit tayo ng tubig. So, hindi ko alam yung tanghalian namin mamaya, guys. Siguro magpapasta na lang siguro ako. So, ayan guys, gusto ko sana lumabas at maglakad-lakad. Kasi may araw naman eh. Mahangin lang. Malamig lang yung simoy ng hangin pero may araw siya. Pero yung asawa ko is may ginagawa siya. So, ayoko naman lumabas mag-isa guys. Hindi ako lumalabas mag-isa dito. Sinisipon tayo guys. Hindi ako lumalabas mag-isa dito. Lagi ko siyang kasama. Tapos pag pupunta kami ng supermarket, grocery store, siya ang laging nag-order sa akin ng food. Minsan ano pala, tinry kong mag-order ng sarili ko doon sa McDonald's niya. Kasi nagaanap ko ng ketchup. Parang yung ketchup sa Portuguese is ketchup din siya. So, mix siya. Hindi ako masyadong maintindihan ng babae. Pero sinabi ko ketchup. Ketchup. Ewan ko kung paano i-pronounce sa Portuguese yung ketchup, guys. Pero, yun nga. Kasi pag hindi ko itinatry makipag-usap sa ibang tao, hindi ko malalaman kung marunong sila mag-English. Marunong sila mag-English, di ba? So, yan nga, guys. So, sobrang tamad ko talaga ngayon, guys. Kasi pag sobrang, ano, alam nyo ba yung weather na sobrang lamig talaga? Mas gusto mo lang humiga na lang sa higaan, sa bed, manood ng TV, tapos ano, mag-ano ng blanket at uminom ng kape. Wala naman akong work at ayoko rin naman mag-work dito kasi maliit lang yung sahod nila dito, guys. Hindi lang malaki yung sahod nila. Tapos, yun lang. Wala na tayong mag-video ngayon, guys. Kasi wala nang masyadong ganap. So, nandito pala ako sa kusina namin. Or, itour ko na lang kayo dito sa kusina namin, guys. Tara! Itour ko na lang kayo dito. So, lagay natin dito. So, itong kusina namin, guys, is maliit lang siya. Isa siyang, ano, condo apartment siya guys, hindi po siya bahay. So nung binili namin siya is fix na siya, nakaayos na yung mga electric, mga wires, na mga everything, at saka yung mga saksakan, nakaayos na sila. Kasi guys, pag bumibili kayo ng condo is may ano na yan, meron na silang place kung saan nila iyan yung condo, at meron na silang ano, yung mga structure ng condo. So, parang ito siya, ganito siya, guys. So, binili namin siya mga 200,000. 200, I think 200 plus mahigit. Nakalimutan ko na kung magkano siya. At, fully fed siya, okay? Bigyan natin ilaw, ha? May lighting. So, fully fed siya, guys. Kasi, kaya nag-invest kami ng pera dito sa apartment kasi guys, nahirapan na rin kami magbayad ng renta kasi ang renta namin sa Airbnb is 3,900 plus mahigit. So, monthly siya. So, mabigat na rin sa bulsa. So, iniisip rin namin masyado guys kung
binibilang namin monthly yung binabayaran namin, umaabot na rin siya ng mga half sa 100,000 plus. So, nag-decision na lang kami na bumili ng sarili namin at nakabili na kami. Ito siya, guys. Taran! Hindi rin yung masyadong nakikita yung buo kasi nasa kusina ako laging nagbe-video kasi hindi naman ako pwede makapag-video sa lounge area or sa room kasi may kausap siya sa telepono at nami-mix sa video ko yung ano, pinagsasabi niya ganyan-ganyan. So, nandito tayo sa kusina ngayon at ang kusina namin, guys, walang masyadong gamit. At ang mga lababo, guys, is very clear. Walang ano, nakikita niyo yan. So, walang mga cheche-burechi dyan sa taas ng lababo kasi ayun ang gusto namin. Ang gusto namin sa kusina namin is walang masyadong mga gamit sa taas ng lababo, guys. So, ayan. Ito yung lutuan namin, which is hindi po siya electronic, guys. So, tingnan. So, before kasi, guys, nang ano, namimili kami ng gamit, ang binili lang namin gamit is yung TV, yung tsaka washing machine lang, dalawang gamit lang ang binili namin, guys. Kasi sa condo, kasi, guys, pag bumili kayo ng condo apartment is fixed na siya. May mga cabinet na, mga drawers na, may mga lalagyan ng TV, mga ganyan, mga ilaw na. So, ayun lang ang mga binili namin. So, minsan, guys, gusto niyang palitan to. Pero okay pa naman siya sa akin. Okay pa naman siya. At saka nagagamit pa naman siya, guys. Pero ang gusto kasi ng asawa ko, yung mga things namin dito is puro electric ba. So, gusto niya yung lutuan namin is electric. Kaya niya ng digas. Sinasabi ko sa kanya, minsan na wag natin masyadong biglain ng paggastos. Bumili tayo ng one by one. Kasi mabigat din sa bulsa, guys. Kasi yung washing machine na binili namin is sobrang mahal siya. At yung TV din, sobrang mahal din siya, guys. Kasi yung washing machine siya, yung washing machine namin is automatic siya. May dryer na rin siya. So, pag naglaba kayo, automatic dry na yung damit din yung paglabas. Tapos yung TV, alam nyo, kasi ang kaibahan sa aming dalawa, mag-asawa, is tinitignan ko yung presyo. Sa kanya kasi, ayaw niyang tignan yung presyo, tinitignan niya yung quality ng isang product. Minsan, pag bumibili din ako ng damit, guys, tinitignan ko yung presyo lagi. Yung price talaga. Pag umabot na ng 100 plus yung damit na gusto kong bilhin, nagbabackout na ako. Mga 70, 50, mga ganun lang. Kasi alam niyo naman ako, hindi naman ako mamahaling tao, diba? Ang mga gusto ko lang talaga para sa akin is yung mga Apple product ba. Pero ngayon mayroon na tayo lahat ng mga Apple product is ang gusto ko na ngayon is mag-travel around the world ba. So, yan nga. So, ayan nga, guys. So, nakabili na kami ng washing machine at TV. So, ang mga binabayaran na lang namin dito sa condo namin is ang tubig, ang electric, ang gas, ang Netflix, ano pa ba? Tapos ano pala, itong condo pala na binili namin, guys, is may monthly kayong binabayaran sa condo. Talagang mismo sa condo siya, guys. Kasi ang condo is may security siya, may mga tao naglilinis ng mga palipaligid. So lahat ng mga nakatira dito is magbabayad doon. So nililift nila, ay sinasama na nila sa ano, bayad ng ano, ng gas at ng condo apartment. Ganun kami magbayad, guys. So, hindi na masyadong mahirap magbayad ng mga bills ngayon kasi nakabili na kami ng sarili naming apartment, di ba? So, hindi na kami nagbabayad ng monthly ba na ano. Ayun nga, hindi na kami nagbabayad monthly, guys, kasi mahirap din magbayad ng mga renta monthly. Mabigat sa bulsa, guys. At ngayon is wala na akong masabi, guys. Ano ba yan? May gagawin pala ako. Magkano na pala kung iinit na ako ng tubig. So, ayun nga, guys. Balik na naman tayo. So, ang outfit ko ngayon is nakagalito tayo at malamig ang panahon ngayon. So, yung ilong ko si Pulin talaga ako pag malamig ang panahon. Sanay ako sa mainit ng panahon. Pero ngayon is mag-winter na dito sa lugar nila. Kaya, magkaganito tayo ngayon, guys.
So, at saka guys, kami mag-asawa guys, magkaiba din yung galing namin dalawa. Lalo-lalo na ako, ayoko lang buwibili ng mga gamit na mamahalin. Siya gulo yung buwibili ng gamit na mamahalin. So, magkaiba kami. Minsan, sinasabi sa akin ng asawa ko, sinabi niya sa akin minsan. Yung mga damit ko kasi, may hindi ako nasusuot doon, sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa akin, lahat ng mga damit na hindi mo na isusuot is ilagay mo sa plastic tapos ipamigay natin. May place daw dito na pwedeng ipamigay mga gamit na hindi mo na sinusuot. So, sinabi ko sa kanya, okay, ipapamigay ko pala lahat ng damit ko. Kasi hindi ko sila sinusuot lahat, sinabi ko sa kanya. So, bibila ako ng bagong damit, sinabi ko sa kanya. Sinabi niya, huwag mo na lang pala ipamigay, ilagay mo na yun sa cabinet para ano. Para pag gusto mong suotin, ganyan. Ay, na bumili ng bagong damit. Pero guys, ayoko rin naman bumili ng bagong damit guys. Kasi ang hirap mag-impact. Lalo na pag maraming damit ka, kailangan mo ilagay sa mga bagay, yan ganyan. Kasi nung lumipat kami guys, ang pinakamaraming damit sa amin is siya. Kasi yung trabaho niya, kailangan niya ng mga bonggang mga damit, mga ganyan, mga professional na damit. Kaya ako naman yung mga pa-etching-etching na damit lang sa akin. Tamad talaga ako today guys, kaya wala akong ginagawa. Nakahilata lang ako dyan sa sofa na nanonood ng TV. Buong magdamag na yan guys. Naglalakad-lakad lang ako kasi nag-exercise. Sa loob ng apartment, lalo naman ako naglalakad. Hindi ako naglalakad sa labas. Dito lang, exercise lang guys. Kasi alam niyo yung katawan ninyo, kailangan niyo na exercise. Kasi pag hindi kayo nag-exercise, yung katawan niyo mabilis tumunod. So, kaya So, sa Friday pala guys is may appointment. Appointment? Ay, parang mungo ko magsalita ng appointment. Meron kaming appointment sa clinic sa Friday. Kasi ngayon nagpa-opera ako guys. Yung tinanggal nila is pinabiopsy nila. Pina-check nila sa, ewan ko kung saan nila pina-check. Tinignan nila kung yung pulpa na tinanggal sa akin is may problema ba or half lang. Parang kasi doon nila malalaman guys kung natanggal na lahat ng mga problema sa katawan ko doon sa tinanggal nila sa loob ng katawan ko. Nung pina-check nila, pina-exam nila. Yes, pina-exam nila. So, lumabas na yung resulta. So, hindi man namin alam yung mga result, di ba? Alam namin din. So, yung doktor ang mag-explain sa amin kung anong resulta. Tapos, sirili ko na ko, guys. Tapos, gusto rin ako makita ng doktor. Titingnan niya yung hiwa ng katawan ko. Hiwa talaga yung katawan. Hindi yung ano lang yung ano. Para ako na si Sarian, para ako ng anak. Yung ano, may cut ako dito na sobrang laki, ganyang kahaba. Ganyan siya kahaba, guys. So, kasi nung inoperahan ako, hindi ko naman na-feel, guys. Pinatulog naman nila ako. Saka mo lang malalaman yung sakit na natapos na yung anesthesia. At ayun nga na-feel ko nga yung sakit talaga, guys. Hindi ako makahiga ng ganyan. Pasahin mga ganyan. Talaga nakahilata ka lang ganyan. Tsaka mahirap gumalaw nung before. Pero ngayon na, guys, yung sugat ko is, dito siya banda guys. So, ano na siya, nagiging peklat na siya. So, kung may mga product kayo dyan, pantanggal ng peklat or pangalis ng mga peklat, i-email nyo nga ako guys. Gusto kong bumili ng pantanggal ng peklat at ayoko ng ganitong nakikita yung peklat ko kasi alam nyo na nagbibikini-bikini tayo. Kasi minsan kasi guys, pumupunta tayo ng dagat sa nagpe-pr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 e-p
mag-bikini sila na ganyan. Oh. Kita yung mga suso nila, mga talagang puwet-puwet na nila. Siyempre, makikibagay nila man tayo. No? So, hindi ako makapag-bikini kasi nga may pekla pa. So, in case na may mga product kayo pang tanggal ng pekla dyan, i-email nyo nga ako. So, yung email ko is lagi kong nililink sa aking YouTube channel. So, paki-email na lang ako guys kung meron kayong alam na pang tanggal ng pekla at kung pwede lang. Sana!